tad-tad ng saksak ng matagpuan si Jamie Casabuena sa kanilang bahay sa San Jose del Monte, Bulacan, gabi ng Miyerkules, April 3. Ganon din ang sinapit ng mga anak niyang sina Joaquin Mateo, edad 5, at Anton Gabriel, edad 8. Pinatay rin, pati alaga nilang aso. Walang indikasyon na pwersahang pinasok ang kanilang bahay. Pinaghinalaan agad ang dalawang lalaking nasa bahay ng mga biktima bago sila nakitang patay, sina Wilson Nosal at Joselito Cortez, na tumutulong noon sa paggawa ng trapal sa bahay. Nag-text pa kasi si Jamie noong gabi ng April 2 sa mga kaanak niya na nasa bahay nila, si Nosal, kalivin ng kanyang pinsan. Nadakip si Nosal sa Caloocan noong April 4. Itinuro niyang kasabwat si Cortez na nahuli naman sa barangay San Manuel sa San Jose del Monte. Ayon sa mga pulis, sinabi ng mga suspek na paglanakaw lang ang intensyon nila para pandagdag sa inom. Inamin din nilang nakadroga sila at nakainom nang pumunta sa bahay ng mag-iina. Kanina madaling araw, nakita si Cortez ng mga kapwa inmate na patay sa loob ng banyo ng custodial facility. Dead on arrival siya sa ospital. May iniwan siyang sulat. Nakasaad na humihingi siya ng tawad sa pagpatay sa mag-iina. Nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Joselito Lumba ang ginamit niyang pangalan sa liham. Ayon sa mga pulis, iyon ang tunay niyang pangalan. Ginamit lang daw niya ang Cortez para magtago dahil wanted siya sa kasong homicide sa Cavite. Ito pala yung suspect na siya talaga yung sumaksak ng 21 dun sa 5 years old, saka 15 na saksak dun sa 8 years old naman. Talaga siguro hindi kinaya po ng konsensya niya na sa ginawa niya. Sino? Nakakulong pa rin ngayon si Wilson Nosal sa custodial facility ng San Jose del Monte Police. Kaugnay po ng balitang iyan, kumuha tayo ng update. Makapiling natin live ang hepe ng San Jose del Monte Bulacan Police, si Police Lieutenant Colonel Orlando Castile Jr. Colonel Castile, magandang hapon. Welcome po muli sa QRT. Una-una sir, i-refresh natin yung ayon sa inyong investigasyon ng ating mga taga-subaybay. Itong si Joselito Cortez, ano po ang naging papel niya doon sa pag-massacre? Actually, nung nagkaroon po ng massacre, at napag-alaman po natin na yung Joselito Cortez ay siya po mismo yung sumaksak sa lahat ng bata at pati na po yung ina na biktima. Na kung saan, dun sa 5 years old, yung sinaksak niya po ay 21 na beses po na sinaksak niya yung 5 taong gulang. Yung 8 taong gulang naman na isang bata ay 15 saksak po yung sinaksak niya. Tapos dun naman po sa ina ay 8 beses na sinaksak naman ito ni Joselito Cortez. Yung isa naman po ang participation po ay kumuha ng wire, sinasakal naman niya yung ina. Tapos dun sa mga bata, siya naman po nagsisilbing tagahawak dun sa bata habang sinasaksak nito ni Joselito po. Ito po si Joselito Cortez, yung sinasabing nagpatiwakal. Ito po yung lumundag sa bubungan, yung kinikwento mo sa amin last week, sir. Opo, ito po yung huli nating nahuli dahil nga po lumundag ito sa mataas na... doon sa may ilog na kung saan talagang mataas po, talagang nilundag niya at nagtago to na inabot po kami ng ilang oras para mahuli po itong suspect na to. Hepe, nasa na po ang labi ni Joselito Cortez ngayon? Sa kasalukuyan po, nasa, siya po ay nasa sa morgue po ng hospital pero kinuha na po ng funeraria para kung sakali pong may kamag-anak na mag-claim po sa kanya po. Yun na susunod ko magiging tanong, Hepe. Meron na ko ba nag-claim na kamag-anak? Ay, wala pa po. Sa ngayon po, wala pa po. At itong tao na ito, ay napag-alaman namin po, ay hindi naman talaga siya lehitimong taga Caloocan. Kaya pala siya nang napunta dito sa Caloocan dahil nga po may kaso siya na may pending warrant of arrest siya. Talagang wanted siya dun sa Cavite. Kaya tumakbo siya ng Caloocan para magtago. Na kung saan, dito sa Caloocan, naging kasakasama niya yung nakilala niya at naging... kasakasama niya po dito sa trabaho at saka sa lahat ng kalokohan nila, si Wilson po. Kaya yun ang nangyari po sa kanya. Sa inyo pala kay Hepe, ano ang nagtulak sa kanya para gawin ito? Siguro po dahil inaamin naman po niya nung nagawa niya yung krimen. Kung titingnan naman po natin ay hindi gawa ng ordinaryong tao yung saksakin mo ng 21 na beses or 15 na beses yung isang bata. Dahil nga po siguro inamin naman niya na siya ay nasa impluwensya ng droga at saka talagang langus sa alak.
Sa ngayon po, nasa withdrawal period siya na kung saan talagang siguro naiisip niya yung ginawa niyang karumal-dumal na krimen na talagang hindi lubos maisip na kayang gawin ng isang tao. Siguro po, yung konsensya niya, yung bumabaga, yung sumingil po sa kanya para gawin niya po yung bagay po para ikakatahimik ng kanyang isip. Dahil for the past few days, itong tao na ito ay hindi halos makausap, parang tulero po. At kahit sa pagkain po, hindi siya, wala, halos walang ganang kumain. Apo. At pag kinakausap siya ng ibang inmates, eh, hindi siya, lumalayo siya kusa at talagang para siyang tulero or balisa palagi. In-advise nga namin na kausapin from time to time. Dahil nga po, ang iniisip namin, baka gumawa po ng hindi maganda. Yun na nga po, at hindi natin maiwasan na talagang ginawa na pala niya yung kanyang pagpapatiwakal po. Yung mensahe na nakasulat po sa papel, verified, authentic, ito ba yung nakatitiya kayo na sulat niya talaga ito, sir? Opo, sa kanya din po na-recover yun at sulat po niya. At, nakakita ko, sinusulat pa, parang gano'n, wala naman. Doon sa kanyang position po nakuha nung dadali na saan sa hospital. At ito po ay, ang nangyari po ay nakalagay po doon sa sulat ay humihingi po siya ng patawad at inaamin niya yung doon sa malaking kasalanan niyang nagawa po. Pepe, isinasantabi niyo na po ba na tuluyan itong anggulong foul play? Magkakaroon pa rin tayo ng investigation dyan. Titingnan po natin kung talagang may nangyaring kakaiba. Pero sa palagay namin, yung mga hawak naming ebidensya, siguro mas malamang po na talaga doon sa nangyari ay talagang tinapos niya yung sarili niyang buhay nga dahil nga siguro po hindi kinaya ng konsensya ng taong to. Dahil nga po nung una kung nagawa niya yung ganong karumal-dumal na krimen dahil nakadroga siya, ngayon na hindi na siya nakakatikim ng droga, siguro po ayun, palagi siyang wala sa sarili at talagang balisa po siya. Medyo congested, Hepe, yung ating prison cell. Wala ko ba nakakita dahil hindi naman niya tayo sabay-sabay nakakatulog, Hepe? Actually, sa ngayon lumuwang po yung kulungan namin. Dati po nasa 300, ngayon ay 200 na lang mahigit na kung saan pinagatihati natin sa tatlong selda. Kung saan medyo nakakatulog na po sila lahat. Kaya yun yung nangyari yung oras, mga alas 2 ng madaling araw. Siguro nasa kahimbingan po ng tulog lahat ng mga detainees po natin. Meron po bang pwedeng gawin yung duty jailer o yung ating himpilan? O kung yung iba pa? Sakali hong meron hong ganyang ipinamamalas na pag-uugali ang isang bilanggo para ho maiwasan natin sa mga susunod na araw yung pagpapatiwakal o yung pag-suicide. Ang ginawa po namin ngayon, kaagad po kami nag-gandak ng greyhound or hinalugog namin po yung kulungan para makuha namin baka may mga natitirang wire pa doon at saka yung kung saan nakakuha kami ng mga wires at saka may mga bakal o yung kutsara, tatanggal na din po namin pati yung mga ballpen na nandun at saka yung mga bagay na bawal para maiwasan po na sa susunod may mangyari po na ganyang insidente po na may nagpapatiwakal nga lalong-lalo na po yung may talagang stress or depressed masyado na yung detainee. Kaya Lieutenant Colonel Castile, ano po ang magiging epekto nito, sir, sa kaso? Since yung kaso namin na isampay, matibay tayo po doon dahil halos may mga sapat po yung ating ebidensya. Pero since na nandun naman po may isa pa tayong respondent, tatayo at tatayo pa rin po ito. At doon na lang po siguro sa liability nung namatay, considering na patay na po siya. At siguro doon lang po mawala yung liability as part doon sa krimen po. Pepe, nakamusta nyo ba yung co-accused niya na... Okay lang naman po. Okay lang naman po yung isang kasama niya po. Nakausap niyo na po ba itong pamilya ng napas lang? Ano po naging reaksyon nila kung meron ba? Yung suspect po. Sa puder naman ng mga biktima, meron na po ba silang, nakaugnayan niyo po sila pagkatapos ng development na ito? Meron po ba silang nasabi? Sa ngayon po ay wala pa po siguro po ay busy pa din po sila dun sa burol po nga po ng mga biktima na sa ngayon ay alam po namin na sa kasalukuyan, hindi pa po nalilibing. Kaya siguro po, busy pa din po ang mga yun. Huling dalawang tanong, Hepe. Yung co-accused, papaano pagbabantay ang ginagawa ngayon ng inyong mga tauhan? Ang ginawa po natin ay talagang
from time to time pinapamonitor natin. Baka kasi kung nalulumoral na din po or talagang iba na din po yung pag-ugali, ang gagawin po namin is i-turn over namin siguro sa some as facility na talagang capable. Uh-huh. Pero sa ngayon, since kung kakayanin naman, kung talagang maayos naman po ang condition niya, at ang ginagawa po namin is prime to, sa maya't maya, kausapin po ng ibang detainees para at least nakakasalamuha po at kung may nakakapagkwentuhan or may iwasan niya yung mag-isip na kung ano na hindi po maganda. Kaya, at saka yung isa, medyo ayos naman po, medyo kumakain po siya. Yung isa lang po talaga, at medyo malayo po dun sa, siguro nga po, at talagang depressed siya. May sipahayag nyo lamang, Lieutenant Colonel Castile, para sa mga nagdududa, malilikot ang isip at hindi po kumbisidong ganyan nga yung tunay na nangyari. Go ahead, sir. Actually, ang kwad lang po natin dito, talagang siguro hindi po natin may iwasan na ganun po ang mangyari. Kung tutusin ay talagang gusto naman po talaga namin ay yung nandyan yan at para tumayo dun sa korte para kung talagang patunayan kung may pagkakasala sila o wala at hayaan na po ang korte ang mag-decide sana para dun sa kanilang kaso kung talagang guilty sila o talagang wala silang kasalanan. Pero hindi may iwasan at siya na din po tumapos sa buhay niya at hindi na po namin hawak lahat ng circumstances na talagang kung gusto niya tapusin na hindi naman namin sa 24 hours ay talagang tingnan siya. Pero yun, nakalingat pa rin siya at nakahanap ng pagkakataon po. Mga kapuso, ang hepe ng San Jose del Monte, Bulacan Police, yung Police Lieutenant Colonel Orlando Castile Jr., sir. Maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you.